Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Johamin Bablo Ismail at tatalakayin natin ngayon ang Rebyu o Panunuri. So ang Rebyu o Panunuri ay isang paraang nagpapahalaga, nagtitimbang at nagpapasya sa isang akda o sa isang likhang sining. Narito ang mga layunin ng Rebyu o Panunuri. Ito ay upang hanapin ang kabutihan at katotohanan para bigyang pansin ang kahalagahan at kariktan. At ito ay upang hanapin ang kahinaan ng akda o pagtatanghal upang ito'y mas mapabuti. Abad 2003. Sa pagre-review o panunuri, kailangan gagamitan ito ng malawak, matapat at balanseng paglalahad ng kuro-kuro o palagay at nilalapatan ng matatag, angkop, malinaw at tiyak at walang kinikilingang pagpapasya. Pagdating sa pagre-review, maingat ditong binibigyang pansin ang mga sangkap o elemento ng tsyandra na nire-review upang ang isang kritiko ay makapaglahad ng objetibo at matalinong analisis. Ano-ano nga ba ang pwede nating gawaan ng review? Kung tutuusin, kahit na anong likhang sining ay pwedeng gawaan ng review kagaya ng pelikula. Kung gayon, maaaring gawaan ng review ang mga akdang nababasa kagaya ng tula. Para sa karagdagang kaalaman, ang salitang review o review sa English ay nangangahulugang muling pagtingin o muling pagsulyap. Kadalasan din itong ginagamit upang tukuin ang ginagawang pagbabago o pag-iba, maaaring sa aklat, sulat o liham at iba pang mga bagay. Sa ibang salita, ang review o review sa English ay ang detalyadong pagsusuri ng isang pelikula, kwento o akda. Ginagawa ito ng isa na may akda upang malaman ang tingin ng iba sa kanyang ginawa. Halimbawa nito ay ang review ng pelikulang Kita Kita ay nakakabitin at may kirot o panghihinayang sa damdamin ang dulong bahagi ng kwento nito. Kakaiba ang daloy ng istorya at tunay na nakakapukaw ng interes para sa isa. Kaya bilang manunuri, kailangang may malawak na kaalaman at karanasan hinggil sa sinusuri bukod sa kakayahang magsuri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Bainia A. Masyangel. Ngayong araw ay tatalakayin ko ang dulang pantanghalan. So, ang dulang pantanghalan, katulad ng maikling kwento at nobela, ay nagtataglay rin ito ng mahalagang sangkap o elemento. Kung ang katawan ng tao ay may bahagi, ang dulang pantanghalan ay nagtataglay rin ng mga mahalagang bahagi. Ito ay ang simula, gitna, at katapusan. Sa simula, matatagpuan ang dalawang mahalagang sangkap o elemento. Makikita sa bahaging ito ang mga takuhan at papel na gagampanan ng maaring bida at kontrabida. Ipapakilala rin dito ang tagpuan o pangyayarihan ng mga eksenang naghahayag ng panahon at lugar. Sa gitna naman ay makikita ang banghay o ang maayos na daloy o pagkasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. Dito rin nakapaloob ang pinakamahalagang bahagi ng dula. Walang iba kundi ang dialogo. Ang talakayin natin ang dialogo. Ang dialogo ay ang usapan ng mga tauhan. Mahalagang maging natural at hindi artificial ang dialogo kagaya rin ng nobela, sa gitna rin ng dula makikita ang mga sumusunod ng katangian. Una, ang kasiglahan, ang saglit na kasiglahan na magpapakita ng panandali ang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa problema. Ikalawa, ang tunggalian na tahasan ng magpapakita ng laban o pakikibaka sa pakikibaka ng tangi ang tauhan maaring sa kanyang sarili,
sa kapwa o sa kalikasan. At ang panghuli naman ay ang kasuktulan. Sa ito ang pinakamahalagang bahagi ng dula kung saan iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan kung ito ba ay kasawian o tagumpay. Sa wakas ng dula, matatagpuan ang kakalasan at wakas ng kakalasan. Unti-unting bababa ang takbo ng istorya, sa kakalasan nakikita ang kamalian o kawastuhan at paghalag sa mga bahaging dapat kalagid. Sa pagwawakas naman, mababatid ng resolusyon na maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Karagdagang impormasyon, may mga dulang hindi winakasan sa dalawang huling sangkap. Iniiwan lamang itong bitin sa kasuklulan at hinahayaan lamang ang mambabasa o manonood na humatol o magpasya sa dapat kahinatnan. Ganitong klaseng dula ay mapanghamon sa isip ng mamnon. Ang Rebyu ay isang akdang sumusuri o pumupuna ng isang likhang sining tulad ng instruktora, pagpipinta at iba pa. Maingat ditong binibigyan ng pansin ng mga sangkap o elemento gaya ng genre na nare-review upang ang isang kritiko ay makapaglahadang objektibo at matalinong analysis. Ang Rebyung pampanitikan ay isang mapanuring pagbasa o pagtatasa ng isang malikhaing pampanitikan tulad ng tula, dula, pelikula, musika, sanaysay, maikling kwento, nobela at iba pa. Ay, ako nga po pala si Almansur Jamalon. Halina samahan niyo ko upang talakayin ang Rebyu sa mga batayang kasanayan sa pananaliksik. Halimbawa ng pamantayan ng pagre-review ng tula. So, tula? Ang tula ay isang sining o panitikan na naglalayong mahipaayag ang damdamin sa malayang pagsulat. Pinubuo ng tula ang saknong at taludtod. So, ang tula ay maaring distinguhin sa tatlo na bahagi. So, narito ang mga katanungan. So, unang katanungan, ano-anong simbolo o sagisag ang ginamit ng may akda upang maging lutang ang damdamin at kaisipan nito? So, ibig sabihin, ang simbolo o himahi at pahiwatig ang nagpapaganda sa akdang binabasa natin. Ito rin ang ginagamit ng may akda or author upang mas lumutang ang isang akda ang kanyang gagawin tulad ng tula at iba pang akdang pampanitikan. So, ang simbolo ang ginagamit o nabanggit sa tula dahil ito ay nag-iiwan ng kahulugan sa isipan ng mambabasa. So, ito rin ay tumatatak. Halimbawa, liwanag o araw nagsisimbolo sa pag-asa. Dilim naman o takip silim nagsisimbolo sa suliranin ng kalungkutan. So, ang pahiwatig naman ay isang paraan at mahalagang sangkap dahil ito ang nagsasabi kung anong gustong ipahiwatig ng isang author o may akda. Halimbawa, kung ito ay masaya o malungkot, sa makatawid ang pahiwatig at simbolo ang nagpapaganda at nagpapalutang sa isang damdamin at kaisipan ng may akda sa isang gawain. So, pangalawang katanungan, ginagamit ba ng may akda ang mga matalinghagang pahayag o mga tayutay? So, oo, ginagamit ng isang author, ngunit ginagamit ng isang author o may akda ang mga matatalinghagang pahayag o mga tayutay dahil isa itong estilo na nakakatulong upang maging maganda o masining at kaakit-akit ang mga pagpapahayag at pagsulat. So, ang halimbawa nito ay pagpapatupad ng simile,
pangwawangis o metaphor, paglalagas o hyperbole, pagbibigay katauhan o personification at marami pang iba. So pangatlo, anong uri ng tula ang binasa? So napakaraming uri ng tula, ngunit may apat na pangunahing uri. So una ay ang tulang liriko o pandamdamin. Pangalawa, tulang pansalaysay. Pangatlo, tulang dula. At pang-apat, tulang patnigan. So ito ang nakakatulong sa atin upang mas maintindihan kung ano ang tema ng isang tulang binasa natin. Halimbawa, dramatic tragedy ay isang akda na tumatalakay sa pakikipagtunghali, at ang wing, isang pangunahing tauhan nito ay ang napapaloob sa tulang dula. So pang-apat, anong estruktura o anyo ang ginamit sa pagpapahayag ng diwa nito? So, isa rin ay ang napakaraming estruktura o anyo ay ang isang tula. So, ito ay nakadepende na lang sa isang may akda or author kung ano ang kanyang gagamitin sa pagpapahayag ng diwa ng isang tula. Halimbawa na lang ng estruktura ng anyo ng tula ay ang tulang tuluyan, malayang tuludturan, at marami pang iba rin sa estruktura ng tula ay may mga bahagi nito ay una na taludtod, ritmo, pamagat. Sa makatuwid, ito ay estruktura ng tulang ginagamit ng isang may akda upang magpahayag ng diwa. So panglima, may dalabang mahalagang issue ang tula. So para sa akin, ang ibang tula ay may dalang mahalagang issue dahil ito ay nakadepende sa may akda or author kung anong uri or tema ng tula ang kanyang sinulat. Halimbawa na lang nito ay ang makata at tunay na mandirigma sa likod ng tula, at ang kahirapan ang mga ito ay iisang. So halimbawa ng tulang may dalang mahalagang isyu na nakakapekto sa sarili at lipunan ang tumulak sa isipan ng mambabasa. Pang-anim, anong layunin ang nais ihatid ng may akda sa mambabasa? Bakit kaya niya ito isinulat? Ano nais niyang bigyang buhay? So sabi ko nga, nakadepende sa author or may akda ang gustong ipahiwatig sa mambabasa. Ngunit ang tula ang pumupukaw sa damdamin ng isang mambabasa upang makilala ang kahulugan ng buhay. So, sitwasyon na tinatanglawan ng kabutihan at kagandahan, ipamalas sa pamamagitan ng tula. So, kaya mahalagang mabasa ang tula dahil may mapupulot na aral sa mga ito. So, letter C, panonood ng pelikula. So, panonood ng pelikula. So, ano nga ba ito? So, panonood ng pelikula ay kinagigilan ng marami ang panonood nito dahil nakakakuha ka ng aral at bagong kaalaman. So, ang panonood ay ang pakilala sa daan upang mas maunawaan ang paniniwala at kultura para mas igalang at respeto. So, may mga katanungan. So, una, may maayos bang balangkas ng mga pangyayari? Oo, sa lahat ng may akda, pampanitikan o mga pelikula ay may balangkas na sinusunod dahil ang balangkas ay isang plano or estilo na mahalaga upang masiayos ang pagkakasunod-sunod. So, ng bahaging ng isang akda tulad ng pelikula, kaya nito ang outline na tinatawag upang mabuo ng isang akda, kaya mahalagang magplano ang mabuting upang mas maintindihan natin lalo na ang ating mababasa at manunulat siya ay matatangkilik. So pangalawa, mayroon bang sapat na damdamin panlasa sa kagandahan at sining? So dapat ang isang pelikulang gagawin natin ay masining o katangkilik-kilik sa mga manonood. Kung kaya dapat ngang napagplanuhang mabuti ang paggawa nito upang maganda ang kinalabasan, kaya para sa akin, oo, dapat sapat ang damdamin ng palasa at kagandahan ng sining sa pelikulang gagawin at panonood. So pangatlo, makatotohanan at mahusay ba
ang pagkakaganap ng papel ng mga tauhan. Mahalaga, mahusay, at kapanik-paniwala ang pagpanggap ng mga tauhan sa isang pelikula upang maramdam at maniwala ang mga manonood sa kanilang nakikita. So, ang tauhan ay isang pinakamahalagang parte ng isang akda o pelikula dahil sila ang nagbibigay kulay sa mga ito na kung saan kaya dapat natin suriin ng mabuti kung ano, sino ang karapat-dapat na pagganap, sa pagganap. So, panglima, pang-apat, malinaw ba ang tagpo at kahalagaan ng pinapaksa? So, para sa akin, malinaw at ang tagpo ng pinapaksa ng isang pelikula upang ganahan ang isang manonood. Dahil may mga aral kang makukuha, isa rin dito ang makabuluhan at kaunting bagay. So, ikalima, maganda ba ang tagpuhan? So, ang tagpo ay isang mahalaga ng parte ng isang pelikula dahil ito ay nagbibigay rin buhay at kagandahan sa isang manonood. So, cinematography ang nagbibigay linaw at labo sa isang pelikula na nagbibigay anggulo ng tagpo sa isang eksena na mahalagang parte nito upang bigyan ng buhay ang isang pelikula. So, pang-anim, mahusay ba ang pagkakalat ng musika? Dapat mahusay ang paglalapat ng musika sa isang pelikula dahil nakakatulong ito para mas lalong umangat ang bigat at gaan sa isang eksena. Mas lalong natatangkilik ang mga manonood. So, sa mga musika rin nating malalaman kung malungkot, galit, at may hinagpis ng isang eksena. Kaya mas naapektuhan ng mga manonood at mahalaga ito. So, pang pito, may pagtutumbas ba sa tunay na buhay ang mga pangyayari? Para sa akin, oo, lahat ng pelikula ay may kahulugan. Pwede ihambing sa tunay na pangyayari sa ating buhay at kapaligiran. Kung kaya't sa panonood may mapupulot tayong aral na pwede nating gamitin sa gabay sa ating buhay. So, pangwalo, mayroon bang sentimentalidad at tiyakang pangangaral? Para sa akin, oo, may sentimentalidad ang bawat pelikula na napapanood natin. Dahil dyan, pwede tayong maapektuhan at ito ang maging magandang dahilan. Dahil ibig sabihin, tayo ay natangkilik sa pinanood natin dahil mayroon tayong napupulot na aral. So, panghuli, anong aral o pilosopiya na matatagpuan sa pelikula? So, sabi ko nga, lahat ng napapanood natin is may kahulugan at aral na makukuha at pwedeng mabuti at masama. Nasa sa atin na lang iyon kung ano ang ating susundin at iba-iba tayo ng interpretasyon sa pelikulang pinanood natin. So, kaya para sa atin, ito ay nakadepende kung ano ang aral o pilosopiya ang nakukuha natin. So, yun lamang po. Maraming salamat.